At tayo po'y dadako na po sa mga salita ng Diyos na dalhin po ng ating beloved ordained preacher, Richard Abad. Praise the Lord. Praise the Lord. Goodbye, shooting mahal kapatid. Bye, preacher, brother, ding. Castro. Everybody say, praise the Lord. Uli po ating mahal kapatid. May namahal, samahan niyo po ako sa panalangin. Tayo po'y magkaisa. Hallelujah. Hallelujah. Ang budikilan ng pagpala namin Diyos sa maraming banal, mahalami po ng Isus, lubos mo kami pagpupuli, pagsalamat. Sana po sa pagkakataon ng pinagkalumos sa amin, ikaw may papaglingkuran po namin, masamba sa araw na ito. Mahal pa yun sa pangunang panalangin ng mahalim pag-ilis na ulit sa atin, Almeda, lumalapit kami, tumihingi po na kapatawaran sa lahat po na kami mga pagkukulang sa iyo. Kahabagan kami, mahal po ikang maglangis sa iyong banal salita. Magbukas na iyong pangunawa, di kang magbigay ng karunungan sa iyong mga aral. Wala pa akong magagawa. Kung wala ka, sino pa akong maasa. Sumamin ka, mahal po yun, sa makapangyarihang pangalan mo, Diyos. Aming sinasulat din mo ang mahadlang anumang gawa na kaway lumay sa makapangyarihang pangalan, Jesus. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. The Bible say, praise the Lord. Puri po ating mahal po yun, minamahal. At tayo po ay... Dito yung paminamahal sa pakinig salita ating mahal na Panginoon. Pinakamataas, muna papuri at pagluluwalhati, pagdakila, parangal ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo po lamang. Palapakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord at dobling pag-alang po sa ating dearly beloved normal evangelist, beloved pastor, Wilde Estrada Almeda, the entire prophet of a loving God, siya pong ginamit ng mahal na Panginoon para sa ating kaligtasan. At minamahal, ganun po sa minamahal ng mga anak, ating beloved pastor, beloved Almeda children, children ni Lord, grandchildren po, we give double honor mga minamahal. At hindi po natin makalimutan mga banal turo aral na iniwan po sa atin, ating dearly beloved normal assistant pastor, Wilde si Almeda. Pinapaabot po natin ating dobling pag-alang sa ating beloved Mama Dear. Praise the Lord. At sa lahat po natin, binabati po natin beloved ordained preachers, ating mga beloved co-workers. Magandang hapon po minumahal sa lahat po ng mga beloved choir, sa lahat po natin mga beloved musician, at sa lahat po natin minamahal ng mga kapatiran narito po ngayon, binabati po namin kayo. Maging sa lahat po nanonood through live streaming, minamahal. Magandang hapon po sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Puri po ating dakilang Diyos, mga minamahal, at tayo pinadako sa pakinig sa salita ating mahal na Panginoon, minamahal. Ito po'y alam ko pong alam na natin ito, pero pag karagdagang kaalaman lang po, mga minamahal, upang tayo po ay magkaroon po, mga minamahal, ng kaalaman. Praise the Lord na ang tinatawag na tribulation, mga minamahal, ay mangyayari po yung tribulation. When you say tribulation, this is the day of the Lord and this is the wrath of God. Pag sinasabi po natin itong kapighatian, mga minamahal, ang tawag po sa kapighatian, ito po yung galit ng ating mahal na Panginoon. At kapag sinabi na po natin the wrath of God o galit po ng ating mahal na Panginoon, nandiyan na po yung mga parusa. Nandiyan na po yung, bubuksan na po yung seven seals ng Revelation. Yung seven vials na kung saan minamahal, purong-puro na galit ng ating mahal na Panginoon. Kaya minamahal, minsan may nagtatanong po kung kailan ng rapture, ito may bago dumating itong kapighatian ito, o ito may nasa kalagitnaan, o baka pagkatapos na po ng kapighatian at saka pa darating ang mahal na Panginoon. Actually, hindi po, minamahal, ang ating mahal na Panginoon, ang sabi ng Biblia, mga minamahal, na tayo po ay iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Ano pong sabi ng mahal na Panginoon? I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Amen? So kung ganun po ang pangako ng ating mahal na Panginoon, minamahal, 100%, bago pa man po dumating itong tinatawag na kapighatian, mga minamahal, o galit ng Diyos, wala na po dito ang church ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nandun na po sa langit, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Kaya tayo po ay
magpakainit. Amen? Sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, ating pong pagsumikapan na magawa po natin ang kalooban ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Lalo-lalo po, nakikita natin yung ating sitwasyon, mga minamahal, yung ating kalagayan, mga minamahal ko, na hindi naman masamang mag-iingat sa mga tinatawag na mga pandemic, mga minamahal, o mga kagaya ngayon ng mga sakit na mga kumakalat sa buong daigdig. Pero mga minamahal, tila baga meron pong mga hidden agenda, mga minamahal, na kung saan minamahal, mabilis na mabilis po pinapagamit yung mga vaccine, at halos gusto na nilang i-compulsory. At mga minamahal, nakakalungkot lang dahil nga po ito'y gamot. May mga napapahamak, may mga nakikitla ng buhay, may mga nagkakasakit, marami. Kaya minamahal, kumbaga hindi dapat ipilit, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Amen po ba? Alam natin na mabuti ang layunin ng ating pamahalaan, pero nakikita naman natin yung mga negative side effects. Sana pag-aralan nilang mabuti, mga minamahal, dahil paano na lang kung ang isang tao mapahamak dahil sa bakuna pagkatapos hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. Kaya mga minamahal, ati pong pag-aralan itong rapture, mga minamahal, dahil hindi natin alam anong oras, anong panahon, pero ang sinabi ng Biblia, bago pa man dumating yung grabing kapighatian, kukunin na po ang iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon, dadalhin sa langit. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin ang 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18, mga minamahal. Sa aklat po ng Thessalonica, unang Thessalonica 4, 16 hanggang 18, na mahal ko. 1 Thessalonians, chapter 4, verses 16 to 18. For the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore comfort one another with these words. Amen. Unang Tesalonika, kabanatang 4, ang talatang 6 hanggang 18. Sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit, na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos, at ang namatay kay Kristo ay unang mga mabubuhay na maguli. Kung magkagayot tayong nangabuhay na mga tira ay aagawin kasama nila sa mga alapaap upang salubuin ang Panginoon at hangin at sa ganito'y sa Panginoon tayong magpakailanman. Kaya't mag-aliwang kayo sa isa't isa ng salitang ito. Amen. Palapakan po natin ang salita ating mahal na Panginoong minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Sabi po ng Biblia, minamahal, mag-aliwan kayo sa mga salitang ito. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Comfort one another with these words. Ibig sabihin, mga minamahal, na sa mga pangungusap na ito ng ating mahal na Panginoon, tayo mag-aliwan, tayo encourage bawat isa sa atin, mga minamahal, ng mga pangako ito ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, sooner or later ay tutuparin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Kaya at ang sabi ng Biblia, mga minamahal, kapag hihipa na po yung trumpet, no? Ng archangel. Praise the Lord. At mga minamahal, ang mahal na Panginoon ay bababa po sa alapaap. At yung pong mga nauna na kinuha na ng ating mahal na Panginoon, sila po'y magbabangong muli. At tayo na mga nabubuhay, minamahal, siyempre yung pong mga nauna na sa ating mahal na Panginoon, they will be changed. Babaguhin ng mahal na Panginoon. So, rapture,
Ang malapay ng bababa sa Lapa-up, yung mga nauna na kinuha na ng malapay noon, pag, siyempre paglabas nila, minamahal, kung saan po sila nalibing, mga minamahal, paglabas nila doon, sila po ay meron ng tinatawag na incorruptible body. Amen? Amen? Yung pong katawan na hindi nasisira. Kaya bubukas po yung mga libingan, ang sabi ng Biblia, minamahal, katulad na katulad sa ating pinakamamahal na Panginoon, siya ay mabuhay na maguli, no? Nabukas po yung kanyang, yung pintuan ng kanyang libingan, lumabas po siya. Ganun na ganun po ang mangyayari sa mga naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon, minamahal. Everybody say praise the Lord. At tayo po na natiling buhay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, tayo po ay magbabago, no? We will be changed from corruptible to incorruptible, from mortal immortal, from mortality to immortality, mga minamahal, no? Magiging katawan na hindi na po namamatay, katawan, mga minamahal, na hindi na po nagkakasakit, at katawan, mga minamahal, na inihanda ng ating mahal na Panginoon para sa buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating dakilang Diyos. Tayo po, everybody say praise the Lord, ay sabay-sabay nasasalubong sa ating mahal na Panginoon. At sabi ng Biblia, mag-aliwan. Pagdating ng panahon na yan, tayo po ay mapapasamahal na Panginoon magpakailanman. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Mag-aliwan ang isa't bawat isa sa inyo sa mga salitang ito. So ito po ang ating inspirasyon sa paglilingkod sa Diyos. Bakit po tayo naghahanda? Bakit iniingatan po natin ating mga sarili? Sapagkat tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa atin. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lalo magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Sa Revelation, mga minamahal, i-take note nyo na lang po. Sa Revelation chapter 2 and chapter 3, take note, mga minamahal. Pinadayag kapitulo 2 at pinadayag kapitulo 3, isulat nyo lang po ito, mga minamahal. Revelation chapter 2 and 3, bibigyan ko po kayo ng assignment, basahin nyo po yan sa bahay. Sapagat sa mga kapitulo na yan, mga minamahal ko, na-mention ang churches, church o iglesia, na-mention, mga minamahal, ng 19 times. 19 times. 19 kabeses, 19 na beses binanggit po ang churches sa chapter na yan. Revelation chapter 2 and Revelation chapter 3. Pagdating sa mga susunod na mga kapitulo o sa mga susunod na mga chapter, isulat niyo po, minamahal, hindi na po na-mention yung word na church o churches. Hindi na po na-mention, mga minamahal. Lahat magsabi ng praise the Lord. Actually, yung Revelation, para siyang chronological events, naka-order, mga minamahal, ano yung mangyayari. So, kung na-mention lang ang church sa Revelation chapter 2 and chapter 3, at pagdating sa mga susunod na mga chapter, hindi na po na-mention, mga minamahal, ang church. Ano pong ibig sabihin ito, mga minamahal? Maaring wala na po ang church dito sa lupa, kundi nandun na po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Dito po sa Revelation chapter 4 verse 1, meron pong salita dito na bibigyan natin ng pansin. Basahin po muna natin. Revelation chapter 4 verse 1. From the book of Revelation chapter 4 verse 1. After this I looked, and behold, a door was opened in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Amen. Apocalypse, Kabanatang 4, ang talatay 1. Pagkatapos ng mga bagay nito ay tumingin ako, at narito ang isang pintong bukas sa langit, at ang unang tinig ng aking narinig na gaya ng pakakat na nakipag-usap sa akin ay isang magsasabi, umakyat ka rito at pakikita ko sa iyo ang mga bagay na dapat mangyari sa haharapin. Amen. Amen. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po na Biblia, after this, sundan niyo po ako, after this, I looked and behold, a door was opened in heaven.
And the first voice which I heard was it were of a trumpet talking with me, which said, Come up hither, halika, pumarito ka, and I will show thee things which must be thereafter. Ito pong word, mga minamahal, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Parang merong siyang sinasabi po ang anghel na merong siyang minimension na merong event o pangyayari na pagkatapos ng pangyayaring ito, susunod ang mga bagay na ito. Amen po ba? Everybody say praise the Lord. So mapapansin po natin na sa Revelation chapter 3, dyan lang po na-mention yung church. Pagdating ng Revelation chapter 4 verse 1, nag-mention na po siya na pagkatapos ng mga bagay na ito, mangyayari ang mga bagay na ito. Ibig sabihin, mga minamahal, meron siyang tinutukoy na pangyayari. Hindi niya minention ng rapture, pero may tinukoy siyang pangyayari na pagkatapos nito, susunod ang pagbubukas ng tinatawag minamahal ng silyo. Sino ang magbubukas? Ang mahal na Panginoon. At pag binuksan na po itong seven seals, pitong silyo, anong mangyayari? Lahat po magsabi ng praise the Lord. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sabi po rito, I will show thee things which must be hereafter. Ipapakita ko sa iyong mga bagay na mangyayari pagkatapos ng bagay na ito. May tinutukoy po ang anghel ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen po ba? Ngayon mga minamahal, yung mga susunod na talata sa chapter 4, 5, mga minamahal, nandiyan po yung sinong magbubukas ng silyo. At nakita po doon sa Revelation na walang ibang karapat dapat na magbukas ng libro na yon, at yung pitong silyo na yon, minamahal, walang ibang karapat dapat magbukas kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo po lamang. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ngayon dito po tayo doon sa unang silyo. Ano po mangyayari? Bakit kailangan may magbukas ng silyo na yon? Sapagat that is the judgment of God. Mangyayari na po yung paghatol ng ating mahal na Panginoon. Pero siyempre, in order po. Mapapansin po natin mga minamahal, sa Revelation chapter 6 verse 1 and 2, yung unang silyo, the first seal. Ano po yung nangyari mga minamahal nung buksan po yung unang silyo? Sabi ng Biblia, ang paghahari ng Antichrist. Ang paghahari po ng Antikristo. Everybody say, praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, binigyan na ng pagkakataon, binigyan na ng kalayaan ang Antichrist na maghari. Amen? Amen? Ano pong kaugnayan ito sa rapture, mga minamahal? Ang sabi ng Biblia, ngayon pa lang daw po, gumagawa na siya. Gumagawa na yung mystery of iniquity, pero may pumipigil. Pero pag ialisin na yung pumipigil, which is the Holy Spirit, which is ang Diyos na nagkocontrol sa lahat ng bagay, ibig sabihin, pag wala nang pumipigil sa Kanya, maghahari na po siya. Nakuha niyo mga minamahal ko? Everybody say praise the Lord. So ibig sabihin, before pa maghari fully o completely ang Antichrist, mga minamahal, wala na po dito ang totoong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Everybody say praise the Lord. Basahin po natin Revelation chapter 6, verse 1 and 2, mga minamahal. From the book of Revelation, chapter 6, verses 1 and 2. And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts, saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse, and he that sat on him had a bow. And a crown was given unto him, and he went forth conquering and to conquer. Amen. Apokalipsis, kabanatang 6, ang talatay 1 hanggang 2. At nakita ko ng buksan ng kordero ang isang pitong tatak, at narinig ko sa isa sa apat na nilalang ng buhay, nagsasalitang gaya ng tunog ng kulog, halika. At tumingin ako at narito ang isang kabayong puti
at yaong nakasakay dito ay may isang busog at binigyan siya ng putong ng isang yumaong magtatagumpay at upang magtagumpay. Amen. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So yung unang kabayo minumahal at yung nakasakay po doon, ang sabi ng Biblia, may dala-dala siyang bow. May dala-dala siyang bow. Parang pana po minumahal o parang stick na parang bow siya tignan, mga minumahal. Everybody say praise the Lord. So mga minumahal, may corona siya na hindi sa kanya. Amen po ba? Binigyan lang siya ng corona. So hindi ito hari, mga minumahal. Pero ginawa siyang hari, ginawa siyang leader. At mga minamahal, siya po ay sasakop at mananakop. Mananakop ng mananakop. He went for conquering and to conquer. So mga minamahal, first seal, unang seal yun na binuksan, mga minamahal, yung pag-rise ng Antichrist. Ngayon mga minamahal, alalahanin po natin na ang sabi ng Biblia, minamahal, sa 2 Thessalonica Kapitulo 2, versikulo 7, na itong mystery of iniquity, which is the Antichrist, everybody say praise the Lord, ay gumagawa na daw po. Kaso lang, may pumipigil. Mapalapakan po ba natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal? Malakas sa palakpak po para sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. So, gumagawa na po ito siya, pero hanggat nandito ang Holy Spirit, hindi siya magtatagumpay. Dahil may pumipigil. Kaya tayo po na pinapatnubayan ng Banal na Espiritu ng ating mahal na Panginoon, bakit po natin nasabi na tayo pinapatnubayan ng Banal na Espiritu ng mahal na Panginoon? Dahil dito tayo binago ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mapalapakan po ba natin ating mahal na Panginoon? Lahat magsabi ng praise the Lord. Amen po ba? Dito gumaling ang ating mga karamdaman. Amen po ba? Dito tayo natutong maglingkod sa Diyos na may takot. Everybody say praise the Lord. Ibig sabihin, mga minamahal, maging sa pamumuhay natin, hindi tayo pwedeng, mas hindi tayong nasusunod. Kapag sumusunod tayo sa kabanalan, kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Madaling madama ang presensya ng mahal na Panginoon. Bakit mga minamahal, bakit po yung nangyayari sa atin? Dahil hindi ito gawain ng tao. Ito po'y gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya kapag nandito pa ang Holy Spirit, natural nandito pa ang church ng ating mahal na Panginoon. Amen po ba? Yung mystery of iniquity gumagawa na. Pero may pumipigil. Yung Holy Spirit, yung kapangyarihan ng Diyos. Pag ito daw po ay ma-lift up, basahin po natin ang 2 Thessalonians, ay gagawa na po siya. Natural, wala na po yung ahad lang. Basahin po natin, minamahal. 2 Thessalonians chapter 2, verse 7. 2 Thessalonians chapter 2, verse 7. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. Amen. Ikalawang Tesalonika Kabanatang 2, Antalalay 7. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na, lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. Amen. Everybody say praise the Lord. Hanggang sa alisin daw po ito. So gumagawa na siya. Kaso lang, mga minamahal ko, may pumipigil pa. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. So hindi pa siya maka full blast. Amen. Amen. Pero sa Revelation chapter 6 verse 1, kababasa pa lang natin, pinayagan na siyang maghari. Nakuha niyo mga minamahal? Pinayagan na siyang maghari. Ibig sabihin, wala na ang Holy Spirit. Wala na rin ang Church of the Living God. Nandun na po sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Malakas sa palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen? Amen po ba? Dahil wala na yung pumipigil, natural maghahari na po siya. Kaya nung buksan yung unang silyo, maaaring ito yung magkasabay, nang buksan ng unang silyo na lift up ang kapangyarihan ng Diyos dito sa lupa at pinayagan na pong maghari ang Antichrist. Amen po ba? Ngayon, mga minamahal, isulat nyo na lang po ito sapagkat napakarami nitong mga talatang ito kung ating pong babasahin.
Bibigyan ko po kayo ng assignment sa bahay. Pag-aralan niyo po ito, mga minamahal. Pagkatapos po ng Rise of the Antichrist, Revelation chapter 6, sulat niyo lang, verse 3 and 4. Revelation chapter 6, verse 3 and 4. Yung kabayo naman po na kulay pula, which signifies war. So lahat na hindi susunod sa kanya, mga minamahal, ay gigirahin po nito. So isipin nyo na lang gaano kagulo. Maghahari siya na may kaguluhan. Amen po ba? Hindi ito basta declaration lang ng war, war lang magsasabi rumors of war, kundi war po talaga ito dahil binigyan na eh. May silyo eh. They're given, kumbaga binigyan na sila ng kalayaan na maggera, maghasik ng gulo. So yung pulang kabayo, mga minamahal, natural, ito po ay kumbaga tauhan nung nakaputi, nakabayo, itong nakapula na gera, means war. Ngayon sa Revelation chapter 6, isulat nyo rin mga minamahal, verse 5 to 6, Revelation chapter 6, verse 5 to 6, yun naman pong black horse, mga minamahal. Itim na kabayo, which means famine. Magiging mahal po ang presyo ng bilihin sa pagkakataon na ito. Sa panahon na ito, kapag lumabas na itong itim na kabayo, mga minamahal, napakahirap na ng buhay. Mahal na po ang bilihin. Amen. Everybody say praise the Lord. At maaaring mag-ghost din ang tagutom. Kasi kaya nagmamahal ang bilihin dahil mahal ang pagkain dahil konti na lang. Amen? Amen? So, tagutom. No? Tagutom na po. Kaya minamahal, dito naman sa Revelation chapter 6, verse 7 to 8. Isulat niyo po minamahal. Revelation chapter 6, verse 7 to 8. Ito naman po yung kabayo na kulay gray, pale, luspad. Death and hell naman po yung nakasakay sa kanya. Siyempre, sulod-sulod po, tignan niyo po. This is what we say, this is what we call the tribulation. Sunod-sunod, reign of Antichrist, then war, then famine, then sunod mga minamahal, death and hell. At pagkatapos mga minamahal sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, yun mga martyrs, may mga papatayin na hindi maglilingkod sa kanya, papatayin niya po ito. So they are the first martyrs. Alam niyo po mga minamahal, napakarami nitong pagkasunod-sunod nito sa aklat ng Revelation, sa Book of Revelation. Kaya kung babasahin niyo po yung Book of Revelation, maiisip niyo na nakahindik-hindik, nakakapangilabot, nakakatakot yung mga darating sa unahan. Kaya maiisip mo mga minamahal, napakapalad mo, napakapalad ko, dahil may pag-asa tayong hinihintay. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. So sa Revelation chapter 6 verse 9 to 11, sinusulat niyo po mga minamahal? Walang nag-amen ah. Sinusulat niyo po? Okay. Assignment niyo po yan. Basahin niyo sa inyong mga bahay minamahal. Revelation chapter 6 verse 9 to 11, yung mga first martyrs. Ito po yung hindi susunod at papatayin sila mga minamahal. Hindi po biro yung dami, sapagkat malaking bahagi ng populasyon ng mundo. Malaking bahagi po, mga minamahal. No? At dito po tayo, minamahal, sa Revelation. Ito yung babasahin natin, mga minamahal. Revelation chapter 6, verse 12 to 7. Actually, lahat po ito ay galit ng mahal na Panginoon. Pero ito pong Revelation chapter 6, verse 12 to 7, dito po na-mention ng isa sa mga tao na nagtitiis sa panahon ng tribulation. Dito ay nagsabi ang tao, mga minamahal, na walang makakatiis, makakatayo laban sa galit ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord, walang makakakaya nito. Amen? Amen? So kung walang makakakaya nito, sa palagay niyo po ba, minamahal, hahayaan ng Diyos yung mga tapat na naglilingkod sa kanya makaranas nito? Hindi na po.
hindi nahahayaan ng mahal na Panginoon yung mga may banal na espiritu na iniingatan sa kanilang mga puso, mga minamahal. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Revelation chapter 6 verse 12 to 7. Basahin po natin, minamahal. Pakinggan niyo po, mga minamahal ko. From the book of Revelation, chapter 6 verses 12 to 17. And I beheld when he had opened the sixth seal, and lo, there was a great earthquake, and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood, and the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind. And the heaven departed as a scroll when it is rolled together, and every mountain and island were moved out of their places, and the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every freeman, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains, and said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him which sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb. For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Amen. Apokalipsis, kabanatang 6, anang talatay 12 hanggang 17. At nakita ko nang buksan niya ang ika-anim na tatak at nagkaroon ng malakas na lindol at ang isang araw ay umitim na gaya ng isang magaspang na kayong buhok na maitim at ang buong buwan ay naging gaya ng dugo. At ang mga bituin sa langit ay naghahulog sa lupa gaya ng puno ng igos na sinambulat ang kanyang mga bungang bubot pagka hinahampas ng malakas na hangin. At ang langit ay nahawi na gaya ng isang tulong aklat kung nalulunod at ang bawat bundok at pulo ay naalis sa kanilang pinatatayuan. At ang mga hari sa lupa at ang mga prinsipe at ang mga pangungulong kapitan at ang mayaman at ang mga makapangyarihan at ang bawat alipin at ang bawat laya ay nagsipagtago sa mga yungib at sa mga bato sa mga bundok. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Sapagkat dumating na ang dakilang araw ng kalang kagalingan at sino ang makakatayo? Amen. Palapakan po natin ang salita na ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At magsabi ng praise the Lord. God bless you po sa pagbabasa ng kanyang mga salita. So sabi po rito, mga minamahal, ito po ay iilan lamang. Amen. Amen. Iilan lamang pa lang po ito. Ito po yung seven seals pa lang pinag-uusapan natin. Wala pa po yung seven vials. Na yung seven vials na yan, nandiyan po yung purong-puro. Ito'y galit na ng Diyos, meron pang purong-puro. So, nagsalita na nga po ang tao, minamahal, sinong makakatiis? Sinong makakatayo? Ang sabi ng Biblia, minamahal, there will be a great earthquake. Napakalakas na lindol, mga minamahal, sa sabayan po ng ang araw ay didilim at ang buwan magiging kulay dugo at ang mga bituin sa langit mahuhulog. Kung i-imagine ninyo yung punong kahoy, mga minamahal, na maraming bunga, pagkatapos inalog-alog mo, inuga-uga mo na lahat ng mga bunga nahulog, hindi pa dapat sana mahuhulog, nahulog. Isipin mo ano yun, mga minamahal, kumbaga malaking kapahamakan. Amen po ba? Malaking kapahamakan na mangyayari, mga minamahal. Mahuhulog na lahat, mapipinsala ang lahat. Lahat mo magsabi ng praise the Lord. Everybody say amen. Malaking pinsala, malaking kapahamakan, minamahal. No? Katulad daw sa kahoy na inuuga-uga, minamahal, at nangahulog ang kanyang bunga. When is, ang sabi po rito ng verse 14, And the heaven departed the scroll. Ang langit daw po ay parang banig na nilukot, mga minamahal. Tiniklop. At mga minamahal, ang mga bundok na wala po sa kanilang mga lugar. Hindi pa po ito nangyayari ngayon. Kahit kailan, hindi pa. Pero pagdating ng panahon na yan, yung mga bundok mawawala sa lugar nila. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Iyong ang lindol pa lang na nagkakagulo na yung mga tao, intensity 7, intensity 8, amen po ba? Magnitude 8, nagkakagulo na yung mga tao, minamahal.
So much more pag nagtsunami pa, mga minamala talagang mga bahay nawawala. Yung bahay na pupunta sa dagat, yung mga barko na pupunta sa mga bundok, nagkakapalit. Dahil sa mga tsunami, mga minamahal. Pero hindi pa nangyari na mga bundok na wala sa lugar nila. Pero yung lindol na to, mountains will be removed from their places. Isipin mo gaano kalakas. Anong klaseng magnitude ito, mga minamahal. Kaya walang mamumutawi sa puso ng tao na nabubuhay pa sa mga oras na ito at hindi naligtas, walang ibang mamumutawi sa puso at isip nila kundi takot. Hindi mawari na takot. Hindi may paliwanag, hindi may describe na takot. Anong sabi ng Biblia? Sasabihan nila mga bundok, tabunan nyo kami. Sasabihan nila mga bato, tabunan nyo kami. Dahil natatakot kaming tumingin sa nakaupo sa trono. Amen. Amen. Nakita nyo po yung malaking kaibahan. Tayo, hinihintay natin ang nakaupo sa trono, mga minamahal. Hinihintay natin ang pagparito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hinihintay natin ang araw na tayo'y kunin niya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. Pero yung mga hindi naglilingkod sa Diyos, dahil maaring habang nakikita nila, minamahal ang mahal na Panginoon, nangyayari mga bagay na ito. Amen? Amen? Kaya ang sabi ng Biblia, sasabihin nila sa bundok, tabunan nyo kami. Sasabihin nila sa mga bato, tabunan nyo kami. Tabunan nyo kami sa mukha sa nakaupo sa trono. Sapagkat dumating na ang kanyang dakilang araw, dumating na ang kanyang galit. At sino ang makatatayo? Amen. Amen. Kaya pag pinag-usapan natin ang great tribulation o tribulation o galit ng Diyos, mga minamahal, wala na po ang church. Wala na po ang totoong church. Wala na po ang totoong mga anak ng Diyos dito sa lupa na sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. At ibang last verse, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 5, verse 8 to 11. Kindly po, minamahal, Unang Thessalonica, Kapitulo 5, 8 hanggang 11. From the book of 1 Thessalonians, chapter 5, verses 8 to 11. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for a helmet, the hope of salvation. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also you do. Amen. Unang Tesalonica, Kabanatang 5, ang talatay 8 hanggang 11. Na dapat palibas sa mga anak katayo ng araw, magpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan, sapagkat tayo hindi kinalaga ng Diyos sa galit kundi pagtamo ng pagkaligtas sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo na namatay dahil sa atin upang tayo ay igisitulog man at mga buhay tayong kasama niya. Dahil dito tayo'y mga pangaralan at mga dibayan sa isa't isa sa inyo na gaya ng inyong ginagawa. Amen. Amen. Palapakan po natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Na tayo daw po na sa araw, minamahal, sabi ng Biblia, be sober. Magpakasigasig ka sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal. Huwag ka magpabaya. Ikaw ay gisingin mo yung sarili sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, minamahal. Ang sabi po rito, ang ating breastplate, mga minamahal, panagang natin, mga minamahal, sa ating dibdib, sanggalang natin sa ating dibdib, ay ang ating pananampalataya at ating pag-ibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Gawin nating helmet
Gawin nating helmet at pag-asa ang kaligtasan na binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nasa puso, nasa isip natin, kasakasama natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Kapag ikay nasa pagsubok, maaari mong sabihin, mahal na Panginoon, ikaw ang nangako sa amin. Ikaw ang tutupad ng mga pangakong ito, mahal na Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hindi man madali ang paglilingkod sa Diyos, maamin naman, pero buhay naman na Diyos ang nangako sa bawat isa sa atin. Maraming na mahal, palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi kayo tinalaga ng Diyos. Everybody say praise the Lord. Hindi kayo tinalaga ng mahal na Panginoon sa kapagkagalit o sa galit niya, mga minamahal, kundi itinalaga ka ng Diyos sa araw ng kanyang pagliligtas. Amen. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Siya'y namatay. Siya'y namatay upang tayo'y kanyang makapiling, mga minamahal. Hindi upang mapahamak. Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya mga aliwan ang bawat isa sa inyo sa mga salitang ito. Magpakatatag ang bawat isa. Magbigay ng kasigasigan ang bawat isa, mga minamahal, sa mga pangakong ito ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilan pa lamang ito, mga minamahal, halos manindig na yung balahibo natin, minamahal, sa kakilakilambot ng mga pangyayari. Marami pang nakasulat sa Biblia, mga minamahal. Mas nakakakilabot, mas nakakatakot. Pero hindi sinabi ng Diyos na para ka diyan. Hindi sinabi ng mahal na Panginoon na ipaparanasin niya yan sa iyo, mga minamahal. Kundi ang sabi ng mahal na Panginoon ay tinalaga ka sa araw ng kanyang pagliligtas, mga minamahal. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! 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 Kapuri-puri ang ating dakilang Diyos. Alam niyo po, nakakatuwang mapakinggan yung mga patotoo ng ating mga kapatiran. Minsan nabibisi sila, minamahal, sa mga gadget. Minsan nabibisi sa cellphone, mga minamahal. Minsan wala ng panahon magpuri. Minsan wala ng panahon manalangin. Pinapaalalahanan ng Diyos, nangungusap ang mahal na Panginoon. Pahalagahan mo ang iyong pananalangin. Pahalagahan mo ang iyong pagpupuri. Pahalagahan mo ang pag-aaral ng mga salita ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Ano pong naiisip natin pagkatapos ng mga pagtutuwid na ito? Sinasabi natin sa ating sarili, napakapalad ko naman, napakapalad ko, hallelujah, na ako'y pinapatnubayan ng Diyos na makagawa sa kanyang kalooban, pinapatnubayan ng malapay na masunod ko ang kanyang manalakalooban, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, hallelujah, may nagpatotoo sa dako ng liluan, yung kanyang mahal na uncle, kinuha na ng mahal na Panginoon. Siya po ay pinanaginip ng mahal na Panginoon. Ang sabi niya sa kanyang panaginip, papunta sa langit, merong maliit na pinto, mga minamahal. Sabi niya, maliit yung pinto, pero nakadaan, nakapasok kami, nagkasya kami sa pinto na yan. At pagkatapos nakita niya po, mga minamahal, yung mga kapatiran na kinuha na ng ating mahal na Panginoon. Nandun po yung kanyang mahal na uncle, mga minamahal. Sabi niya, kumusta ka na dito, uncle? Sabi niya, masarap dito, masaya dito sa langit. Sabi niya, marami pang anghel dito, mga uncle. Sabi ng ang kanyang uncle, oo, malalaki ang mga anghel dito. Nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung uli niyang tanong, anong ginagawa nila, uncle? Sabi niya, pumipila naman sila. Nakahilera sila, nakapila sila. Parang inaayos nila yung kanilang hanay dahil ihipan na ang trumpeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Malapit na daw pong hipan ang trumpeta ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ating pong ihanda ating mga sarili. Ihanda po natin ating mga sarili, mga minamahal, sa pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Magtayo din po, iniingatan ng Diyos, mga minamahal, ianda po natin ang ating mga sarili. Tayo po'y umawit sa ating pinakamamahal na Panginoon sa hapon na ito, mga minamahal. Salamat sa mga pangako na yan. Salamat, mga minamahal. Hallelujah sa ating mga buhay ngayon, mga minamahal, na nasa kamay ng ating mahal na Panginoon. May Diyos na nag-iingat sa atin. May Diyos na nagbago ng ating mga buhay, mga minamahal. May Diyos na gumagabay sa atin na lumakad tayo sa kalooban niya, mga minamahal. Buhay ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit sa mga pangakong ito, mga minamahal, tayo mag-aliwan, mga minamahal, dahil totoo ang pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y umawit sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
sa bawat oras at araw, ikaw ang kalakasan ko. Laging inaasam niya, hallelujah, sa tuwing ay maranasan ko. Pag-ibig mo'y laging nararamdaman, ikaw ang laging hinahanap. Yes, hallelujah, hallelujah. O kalakasan mo'y laging naghihintay, sa amin ay lubos na nagbigay ang buhay. Sa lagdi
Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Siya mo nagbibigay sa atin ang kalakas at mga minamahal. Siya nagpapatatag sa atin mga minamahal. Tutuparin ang Diyos sa kanyang mga pangako mga minamahal. Ikaw lang may maghintay mga minamahal tapat na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Napakalaga minamahal ang pagdating ng araw na yan. Pagdating ng araw na yan, ikaw po'y masumpungan tayong lahat. Masumpungan mga minamahal ating malapay na lumalakad sa kanyang manalakalooban. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Malakas sa palakpak para sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! 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 Praise the Lord! Everybody say, praise the Lord! Uri po ang ating malapay yung tayo pong lahat yung manalangin sa ating mga pangangailangan. Ating pong ilapit sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Ang ating mga pangangailangan sa Diyos ay wala pong imposible, mga minamahal. Ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Ang Diyos na nangako sa atin ay dakil at makapagyarihan. Ang ating malapay ng Jesucristo, mga minamahal, ang ating mga pangangailangan, ilapit natin sa ating dakilang Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah po, dakil at mapagpala namin Diyos sa manaming banal. Malapay sa mga sadalito kami dumadalangin sa iyo sa pangon ng panalangin na yung malibagilista, wilista, dalbeta. O Diyos, patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang. Kabagan kami, malapay doon na Diyos sa mga nagkilikod sa iyo, naghihintay sa iyong pagbabalik, malapay noon. At sa aming paglakad sa kalooban mo, masumpungan mo kami yung karapat dapat, malapay noon sa iyong biyaya, sa iyong abag, o Diyos, alalaya sa iyong mga pangako, malapay noon. Kapagan mo kaming lahat, malayain sa aming mga kainaan. Turuan magtapat sa araw-araw, malapay noon. Ikaw po magbigay ng kagalingan sa mga karamdaman, kalutasan sa mga suliranin. Pagpapalang material, physical, lalong lalo sa spiritual. Ito pa nga may sabat panalangin sa makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah, hallelujah. Pinamalipatan po natin sa kamay, sa ating uli, sa kamay, sa bangin, katawan ng may karamdaman. Kung may mga kahinaan, taas po natin dalawang kamay. Isipin niyo po ating mahal pastor ang nag-pray po sa inyo sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, panalangin ng taong matuwid. Ay kapag ipakinabang, mga minamahal, abutin tayo ng biyaya ng Diyos. Hallelujah po, dakilang kapagpala namin Diyos, makapagyarihan sa lahat. Sa pangunang panalangin, mahal pastor, malista, dalmay na mahal ang painiulat mo, pagpala mo kamay sa makapangyarihan pangalan mo, malapay ng Jesus, aming sinasawal at dimoy ng makaramdaman, cancer, leukemia, TB, diabetes, ulcer, yung makatarak, lahat ng uri ng karamdaman, dimoy ng alinlangan, panlulupay-pay, panlalamig, dimoy ng coronavirus, lumayas ka sa makapagyari ang pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus, problem, doubts, unbelief, poverty, cast out, cast out, cast out from us. In Jesus' name, be healed. Amen and amen. Praise the Lord. Tayo pong lahat. Ito mo yung minamahal na sa talking of our faith. Tayo tumulang tatlo beses. Sabay sigaw, minamahal. Pabot natin sa mga halapan ng tao sa puso natin. Magpapasalamat. Buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Everybody say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Praise the Lord at sa ating mahal na bisita. Tagapin niyo po ang ating mahal na Panginoon, sariling tagapagligtas. Iniibig po kayo ng ating pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish but have everlasting life. Kapag nasa iyong mahal na Panginoon sa Kristo, may kaligtasan ka. May buhay na walang hanggan na naghihintay sa iyo. Pero kung ang mahal na Panginoon wala sa buhay mo, mga minamahal, dahil alipin ka ng kasalanan, bisyo, paggawa sa mga bagay na ayaw ng Diyos, minamahal, hallelujah, wala kang kaligtasan bagkus sa harap ka sa paghatol ng ating mahal na Panginoon. Kaya't mga minamahal, be wise, habang tayo may buhay, habang tayo maglakas, minamahal, hallelujah, maglingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung anong tinanim natin, yun din po ang ating aanihin. Kung sa lupang ito, sa mundong ibabaw na ito, sa temporaryo nating buhay na ito, naglingkod ka sa mahal na Panginoon, may langit na naghihintay sa iyo, buhay na walang hanggan. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Pero pong apat na reglamento ng kaligtasan, una, pananampalataya, pangalawa, pagsisisi,
Pagkatapos ka magkaroon ng pananampalataya na buhay ang Diyos, totoo ang Diyos, naniniwanampalataya ka ng mahalapin na totoo at magbigay ganti sa mga nagsisihanap sa Kanya, magkaroon ka ng makadiyos na pagsisisi sapagkat lahat tayo makasalanan. Kailangan tayo magsisi at talikuran natin ating makasalanan. Yan po ang totoong pagsisisi. Hindi po yun na nagsisi ka tapos magbabalik-balik ka sa kasalanan. Hindi po yan totoo. Totoong pagsisisi, minamahal, iniiwan mo ang kasalanan at maglilingkod ka sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan po ang totoong pagsisisi. At pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan na ating mahal na Panginoon upang makamtan po natin ang kapatawaran na ating mga kasalanan. Pinamahal, kagaya sa Biblia, mahal na Panginoon, hindi siya baby nung siya bautismuhan. Nasa tamang isip na po siya, 30 anyos na po, mahal na Panginoon. Ibig sabihin, kailangan po ang faith, pananampalataya, kailangan tao sa pusong pagsisisi upang paglubog siya sa tubig. Kaya bautismuhan sa pangalan ni Jesus, pag-ahon mo, bagong nilalang ka na, pinatawad ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Kaya ang bautismo, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, pangatlo, pang-apat, ang bautismo sa Espiritu Santo, ang Diyos na po ang gagawa niyan, ibibigay niya sa atin ang kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Kaya tayo po yung manalangin, mga minamahal, sa ating mahal na kapatid, at siya po ang kamay sa mahal na Panginoon. Ipikit niyo po ang inyong mata at sumunod po kayo sa panalangin habang nakataas ang inyong kamay, nakapikit ang inyong mata. Sabihin niyo po, mahal na Panginoon, Ginoo, salamat sa iyong mga pulong, nga ako nadungog, akong pag-ampong, nga maitisok kini sa akong kasing-kasing, o sa akong nahuna. Ginoo, sa akong makasasala, pasailuwa ako sa tanang kong makasalanan, nga akong nabuhat, batok kanimo. Ginoo, imong limpiyuhan ako kasing-kasing nga mahugaw sa sala, pinagisimbalaan nga dugo nga miagas sa krus sa Kalbaryo. Ginoo, ginadawat ko ikaw nga akong personal nga manuluwas, Dios og Hari sa akong kinabuhi. Waluoy ka kana ko, Ginoo. Hallelujah, Ginoo, gihigugma ko ikaw. Gihigugma ko ikaw. Alagaran ko ikaw. O kinigtanan akong giampo sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen o amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pag-ampo po kami para sa inyo. Huwag lang ito na mga mahanig ka magpanalangin sa tanang may dawat. Kanimo, Diyos. Hallelujah ka magasulat sa ilang ngalan sa basahon, sa kinabuhi. Himuha silang tinood ng mga anak ni mo sa huna-huna sinutihan ka maturan. Panalangin niyo, Diyos. Ang tanang may dawat. Kanimo, gan. Panalangin na sila sa gamahan ng pangalan mo, Ginoong Jesus. Nag-ampo kami. Amen o amen. Palapakan po natin, pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat mong magsabi ng praise the Lord. At paki-encourage po ng ating mga tumanggap sa mahal ng Panginoon na magpautismo po sila, mga minamahal. At tuloy-tuloy na po tayo, minamahal, para sa ating mga announcement, mga minamahal ko. Ito mga ating mga schedule ang ating manalagawain. Ngunit bago po tayo magpatuloy sa ating mga announcement, tayo po muna yung manalangin, mga minamahal. Praise the Lord sa ating pong pagbibigay sa gawain nating mahal na Panginoon. Ako na lang po manalangin. Hallelujah. O po, dakilang mapagpala namin, Diyos, makapangyarihan sa lahat sa mga sandaling ito. Magkakalupok ang bawat sa amin. Hallelujah. Mga special offering para sa pangailangan ng church building. Patuloy na improvement. Patuloy na pag-develop. Mga isang bahan. Mahal na Panginoon. Hallelujah. Gamitin mo, pagpalain mo, Diyos, mga kamay na magbibigay sa iyong manalagawain. Ibalik mo sa kanilang makalibong beses na mga pagpapala. At sa wala po mga pagkakalubel sa kawalan, pagpalaim mo rin po, Diyos, upang sunod na pagkakataon sila hindi makabahagi na kailang pag-ibig sa iyong manalagawain. Pagpalaim mo kami lahat, O Diyos, sa makapagariang pangalan mo, mahal na Panginoon Jesus, tumadalain kami. Amen at amen. Praise the Lord. Hallelujah. Muli po ating dakilang Diyos, minamahal, at ating mga schedule, ating manalagawain, ito yung araw po ng Linggo, alas 10 po hanggang alas 3 tayo ng hapon. Medyo lumagpas po tayo ngayon dahil sa ating technical problem kanina, mga minamahal, kaya medyo na-extend po tayo, minamahal. So 10 to 3 po tayo every Sunday, every Wednesday 4 to 8, mga minamahal, Miyerkules po alas 4 hanggang alas 8 ng gabi, at Friday, mga minamahal, alas 6 hanggang alas 11 ng gabi, every Friday, alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. At minamahal, yan pong ating mga schedule na ating gawain, ating Jesus Miracle Hour po, minamahal, nightly 8 to 9, maliban lang po pag Friday. Live streaming po yan sa YouTube, mapapanood nyo. Sa Facebook, mapapanood nyo po ating Facebook account. Mapapanood nyo po dyan ang Miracle Hour, mapapanood nyo rin po yung ating mga manalagawain. At sa YouTube, ganun din po, minamahal. Kaya kahit replay, mapapanood nyo. Kaya minamahal mga loved ones natin, sabihin nyo po sa kanila. Ito po ating mga cellphone numbers, mga minamahal, at landline. So ating po yung tawagan, kung kayo po yung may mga
for prayer and counseling, request for prayer, minamahal counseling, ma-pray over or sa cellphone may pag-pray, minamahal, kontakin nyo lang po ang ating mga numbers, mga minamahal. Praise the Lord. At minamahal, kung wala na po tayong mga karagdagang announcement, mga minamahal, ating protocol, patuloy lang po natin sundin, face mask, face shield, social distancing, mga minamahal. Susundin lang natin po yan, minamahal, dahil sa pamamagitan po natin pagsunod, tuloy-tuloy po ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat po magsabi ng praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Hindi po masamang mag-ingat. Amen po ba? Amen po ba? Pero higit na nag-iingat sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo na ating pinaglilingkuran. Palapakan po natin ating dakilang Diyos, mga minamahal. Tayo pong lahat ay tumayo. At sama-sama po tayo mag-pray sa ating pananalangin. Lahat po mag-pray upang ingatan po ang bawat isa sa pag-uwi, pagsakay, pagtawid sa mga kalsada, minamahal. Samahan po tayo ng mahal na Panginoon. Binibigay po pagkakataon sa ating mahal na kapatid, bilamid na Brother Larry Delbo, minamahal. Samahan po natin siya. Praise the Lord sa pananalangin. Amen. Malapay tayo tumayo kung lang manalangin po sa mga patatapos. Hallelujah. Uburi kilang pala po ng mga Diyos, mga Panginoon sa lahat, sa pangalan pinakamamahal pa niyo, Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat po, malapay noon, sa hapong ito, malapay noon, sa natapos mong gawain, langisan, malapay noon. Salamat sa paglangis mo, malapay mo, lang kanina mo hanggang sa mga oras ito. Salamat din po, malapay sa paglangis mo, lang sa alawit ito, malapay noon, sa mga alawit itong makalangin, sa Jupulsong, Sulimsong, alawit itong malapay noon, sa mga patutuon, kapatiran, paano po sila pinagpala. Salamat, malapay noon. Salamat din po malapit sa lahat ng mga choir, malapit yun sa pagpaliwanag, iputandog sa mga kapatiran tapat nga nabibigay sila iputandog ang kinigigamit sa banalang gawain, malapit yun. Purihin ka, malapit yun. Salamat, malapit yun. Maging yung matamis po sa patuloy binuhos mong kaligtaan, malapit yun. Salamat, malapit yun. Lalong higit ang matamis, iyong banalan sila at nadala po sa mga mahal-maral. Sa hapo ito, bibig silbing kalakasan sa amin, paglingkod sa pagkain sa mga kalag, malapit yun. Salamat, malapit yun. Sa hapong ito kami pwede madalangin siyo sa dalangin pang ginagalang mga pastor Willis Radal, minamahal Panginoon, panghawakan mo kami hanggang siyong bubalik, mahal Panginoon. Huwag mo imbihin tulot mawalay, bagkos iba yung kasigisigan, paglumusa namin, paglingkod namin siyo, mahal Panginoon, paghiwalay, mahal Panginoon, hiwalay mong bawat sa amin, dakilang pagsiibig at pasensya mo sa amin, samahan mo kami sa pag-uwi, makarating mong sa kanilang tahanan, mahal Panginoon, hallelujah. At sa sunod gawain sa araw ng Miyerkules, ibalik mong bawat sa amin. O Panginoon, sambahin sa Espiritu at katotohanan, ito ang iyong samot dalamoy sa matamis at makabarayan ng mga aming pinakamahal na mahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless you po, mga kapatid. God bless you, mga minamahal. We love you so much. Pagkamayan po tayong lahat. We love you so much. But our dear Jesus, we love you more. Ingat po tayong mga minamahal sa pagtawid, pagsakay.